Akin po ang Diyos sa habong ito at isang magandang hapon po sa lahat ng bumubuo ng SCB family. At sa atin pong mentor, si Pastor Wilbert at sa kanya pong may bahay na si Pastor Asmen. So sa hapon pong ito, isang privilege po na ako po ang naitalaga upang mag-share at magbahagi ng salita ng Diyos. So ang topic po na tatalakayin po natin sa hapong ito is characteristic of a true son. So napakahalaga po ang magkaroon ng isang kinikilalang ama, even sa natural at spiritual. Bakit po? Kasi po, ang isa pong tatay ang patuloy na gumagabay at pumapatubay sa kanyang anak upang maging maayos at maganda ang direksyon ng ating ng buhay ng isang anak. Kaya po tayo, mapalad po tayo na tayo ay may kinikilalang spiritual father. No, bakit po mahalaga ito? Kasi sa panahon po na may mga problema tayo, may mga suliranin, o may mga dinadaan ng mga pagsubok, meron po tayong matatawagan na maaaring makatulong sa atin upang magbigay ng mga mensahe na kailangan natin upang mapagtagumpayan po natin ang mga pinagdaraanan po natin. So napakahalaga po na tayo po bilang pastor, even mga mananampalataya, meron po tayong kinikilalang spiritual father. So kailangan po bilang isang mga mananampalataya sa mga membro po natin, hindi lamang po sila dumadalo, no? Hindi lamang natin sila dinidisciple, mini-mentor. So kailangan po dumating yung pagkakataon na tayo bilang pastor kilalanin bilang spiritual father ng ating mga membro upang sa ganon magawa po natin sa kanila ang nararapat na mensahe o mga nararapat na gawin upang maging maganda at maayos ang kanilang mga buhay at sa gayon maisa sa katuparan nila yung layunin at plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa. So katulad po ng nangyari kay Joshua, no, sa Joshua chapter 5, no, makita po natin doon ang mga Israelita bago po sila humarap sa mga kalaban, sinircumcise niya, no, yung mga kalalakihan. Ano pong ibig sabihin nito sa pagsircumcise, no? Ito po pag tayo po ay sinircumcise, no, ito po isang pagpapakita ng totoong pagsuko o totoong pagpapakumbaba na tayo ay nagpapasako doon sa tao na kinikilala natin bilang leader o spiritual father po natin. So sa panahong ito, noong una, ang ginagawa pa pag-circumcise, pagtutuli. Pero sa panahon pong ito, ang sinisircumcise po ng ating Panginoon o ng ating mga spiritual father ay walang iba kung hindi ang ating mga puso. Inaayos po, no? At ang ginagamit ng Diyos upang ayusin ang ating mga puso, upang itama, i-align sa ayon sa kagustuhan ng Diyos, ay wala pong iba kung hindi ang ating pastor o ang ating spiritual father. So tayo naman po bilang mga anak, dapat po tayo magpakita ng isang maganda at maayos na karakter doon sa tao na kinikilala natin bilang spiritual father. So pag-aralan po natin at talakayan po natin ano yung mga karakteristik na dapat makita sa isang tunay na anak. Ang sabi po rito, number one, true sons is willing to receive warning and discipline from his spiritual father. Yung pala ang dapat maging katangian ng isang tunay o totoong anak. Dapat handa po tayo na tumanggap ng warning o disiplina sa ating kinikilalang spiritual father. Ang sabi po sa 1 Corinthians chapter 4 verse 14, I am not writing you to shame you, but to warn you as my dear children. Sa Tagalog po, isinusulat ko ito sa inyo. Isinusulat ko ito upang hindi upang hiyain kayo, kundi upang pangaralan bilang minamahal kong mga anak. So ito, napakaganda pala ng layunin kung bakit po tayo dinidisiplina una ng Diyos at ng ating spiritual father. Amen. Bakit?
Dinidisiplina po tayo dahil itinuturing niya tayong isang tunay o minamahal na anak. Ang sabi po dito sa Proverbs, basahin po natin. No? Sabi po rito, these are the Proverbs of Solomon, David's son, king of Israel. Their purpose is to teach people wisdom and discipline, to help them understand the insight of the wise. Ito po lang yung tunay na layon. Ito po yung napakagandang layon kung bakit po dinidisiplina tayo, no? Una ng Diyos at ng ating mga tatay. Ang sabi po rito, their purpose is to teach people to live discipline and successful lives, to help them to what is right, just and fair. So makita po natin, kapag tayo ay dinidisiplina at pumapayag naman tayo na madisiplina, no, ano po ang nangyayari? Nagiging successful po yung buhay po natin, una spiritually at doon sa mga gawain na iniatang sa atin ng Panginoon. Ang sabi po sa Proverbs 12 verse 1, no, to learn, you must love discipline. Amen. Sabi po rito, kung gusto po nating matuto, mahalin po natin ang pagdidisiplina. No? Sabi po rito, it is stupid to hate correction. Hallelujah. Marami pong mga tao, o even mga mananampalataya, wala silang kinikilalang tatay. O kung meron mang kinikilala silang spiritual father, hindi nila pinapakinggan yung mga pagdidisiplina sa kanila. Kaya ano ang nangyayari? Sa halip na mapaganda at mapaayos yung ministry na pinagkatiwala sa kanila ng Diyos o yung kanilang buhay, napapahamak po sila. Kaya ang isang tao, kapag wala po silang kinikilalang magulang o spiritual father, ano po ang tawag sa kanila? Orphan, mga ulila. At makikita po naman natin ang mga ulila, walang bihira lang, no? Ang ulila na nagtatagumpay sa buhay. Karamihan, no? Napapahamak ang kanilang buhay. Bakit? Kasi walang nagtuturo sa kanila, walang nag-guide sa kanila, wala silang sinusundan. Amen. Hallelujah. Kaya napakapalad po natin bilang mga pastor na meron po tayong meron pong nag-guide sa atin, nagtuturo sa atin, at meron pong nagiging pattern yung ating buhay spiritual. Sabi po sa Proverbs 13:1, a wise child accept a parent's discipline. A mocker refuse to listen to correction. Amen. So sabi po rito sa natural, no? Ang isang bata, no, kapag tumatanggap ng disiplina, no, sa kanyang mga magulang, ang sabi po rito, a wise child accept. Amen. So ibig sabihin pala, kapag ikaw ay tumatanggap ng pagtuturo, pagtutuwid, ikaw ay isang matalinong bata. No? Amen. Kaya ang sabi po dito sa Hebreo 12 verse 1 verse 7 to 11. Sabi po rito, tiisin ninyo, no? Sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Hebreo, tiisin ninyo ang lahat ng hirap bilang pagtutuwid ng isang ama. Amen. So kung tayo itinutuwid, tiisin po natin kasi hindi po madali ang pagdidisiplina. Even sa natural, di ba? Pag dinidisiplina tayo, nung tayo maliliit pa, no? Pinapalo po tayo. Masakit ang palo. Amen. Pero ang palong ito, no, ay palo ng pagtutuwid sa isang anak upang maging maganda at maayos yung kinabukasan, ang kahihinatnan ng buhay ng isang anak. So kapag ang isang ama hindi dinidisiplina ang kanyang anak, saan mapupunta ang anak na ito? Mapapariwara ang kanyang buhay. Alam mo, kahit mali na yung ginagawa, hindi mo pa rin itinutuwid, hindi mo pa rin tinuturo. Ano mangyayari sa isang bata? Nasabi ng iba, lalaki ang ulo. Amen. At kapag lumaki ang ulo niyan, hallelujah, isang araw, pag malaki na yan, hindi ka nasusundin yan. Amen. Kaya sabi po rito, tiisin ninyo ang lahat ng hirap bilang pagtutuwid ng isang ama dahil ito'y nagpapakilalang kayo'y tinatanggap ng Diyos bilang tunay niyang mga anak. Amen. Hallelujah. So kaya pala po tayo dinidisiplina,
no? Tinatanggap niya tayo bilang isang tunay na anak. At minsan, no? Hindi direktang dinidisiplina tayo ng ating Diyos, kundi may ginagamit ang Diyos para disiplinahin tayo. Sino ginagamit ng Diyos? Ang ating spiritual father. Kapag tayo ay nakakagawa ng mali, ng hindi ayon sa kalooban o itinakda ng Diyos, hallelujah, dinidisiplina. At alam niyo mga kapatid, mas maganda, no, yung disiplina ng ating spiritual father kaysa disiplina ng Diyos. Bakit? Kapag ang Diyos nagdisiplina, hallelujah, mas matindi. Amen? Kaya yung mga disiplina ng ating spiritual father, pasalamatan natin. Amen? Kasi mas magaan eh. Minsan mas magaan ang disiplina ng ating mga spiritual father. Makita naman natin in the Old Testament kung paano dinisiplina ng Diyos, hallelujah, ang bansang Israel. Minsan nga, ano eh, no, ang hatol ng Diyos, kamatayan eh. Halali, bakit? Para hindi na sila pamarisan. Amen? Kaya ang sabi po rito, kung ang pagdidisiplina na ginagawa sa lahat ng anak ay hindi gagawin sa inyo, hindi kayo tunay na mga anak, kundi kayo'y mga anak sa labas. No? Hindi ba dinidisiplina tayo sa ating mga, ng ating mga magulang, at dahil diyan ay ginagalang natin sila. Amen? Kaya yung mga spiritual father po natin, dapat iginagalang po natin, nire-respeto natin ang kanyang mga salita, ang kanyang mga ginuutos sa atin, ang kanyang mga ipinapagawa, sinusunod po natin. Amen. Ang sabi po rito, hindi ba't upang tayo mabuhay, mas nararapat na tayo pasakop sa Diyos na ating Ama sa Espiritu. Sa loob ng maikling panahon, dinidisiplina tayo ng ating mga magulang para sa ating ikabubuti. Gayon din naman, itinutuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo'y maging banal tulad niya. Habang tayo'y itinutuwid, hindi tayo natutuwa kundi naghihinagpis. Ngunit pagkatapos niyon, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay. Ibig sabihin, pag tayo itinutuwid ng Diyos, ang gusto ng Diyos, maging matuwid ang ating pamumuhay. At kapag naging matuwid ang ating pamumuhay, makikita natin ang magandang resulta nito. Hallelujah! Magiging maayos ang takbo ng ating buhay at bubuhos ang biyaya at papapala na kailangan natin upang maipagpatuloy natin ang gawain ay pinagkatiwala ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Number two, a true son knows that he only have one spiritual father. Amen? So tayo po, no? isang karakteristik din po, no? Na sa atin bilang tunay na anak, no? Isa lamang ang kinikilala nating spiritual father. Ang sabi po sa 1 Corinthians 4:15, even though you have 10,000 guardian in Christ, you do not have many father. For in Christ Jesus, I become your father through the gospel. Amen. So maliwanag po ang sinasabi po rito. Kahit magkaroon kayo ng 10,000 tagapagturo sa pamumuhay Kristiyano, iisa lamang ang inyong Ama sapagkat kayo naging anak ko, mga anak ko, sa pananampalataya kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng magandang balitang ipinapangaral ko sa inyo. Amen. Marami tayong napapakinggang turo o marami tayong napapakinggang mga tagapagturo. Pero tandaan po natin, iisa lamang ang ating spiritual father. Na siya lamang ang dapat sinusundin po natin at siya ang dapat nagiging pattern ng ating buhay spiritual. Maliwanag po ba mga kapatid? So, mabilis po itong ating pagtuturo. Amen? Kasi alam ko naman, no, maaring narinig nyo na ang mga turong ito o mga aral ito sa ibang tagapagturo, pero mahalaga rin po na muli binabalikan po natin upang napapaalalahanan po tayo. Amen. Minsan sa kabisihan po natin, sa karamihan ng ministry na ginagawa po natin, minsan nalilimutan po natin. Amen. Kaya mahalaga po
na palagi po tayong, palagi po nating naririnig ang paalala ng ating Diyos na buhay. Amen? Ang sabi nga po sa 2 Peter chapter 1, oh, tingnan po natin. 2 Peter chapter 1. Hindi ko lang po na... 2 Peter chapter 1, verse... Simulan po natin sa verse 12. Sabi po rito, therefore, I will always remind you about these things, even though you already know them and are standing firm in the truth you have been taught. Sabi po rito, no, and it's only right, no, that I should keep on reminding you as long as I live. Amen. So ang tinuturo po dito ni Apostol Pablo, ani Apostle Peter, bagamat alam niyo na at isinasagwa na ninyo, no, mahalaga pa rin na ipinapaalala ko sa inyong lagi. Amen? Sabi nun, habang ako'y nabubuhay. Yan, napakahalaga po na sa bawat pag-aaral po natin, bagamat narinig na natin ang mga turong ito. No? Pakinggan po natin uli, kasi may mga bagong revelation na itinuturo ang Diyos sa bawat isa sa atin. No? Number three, characteristic of a true son. Sabi po rito, a true son knows that his father is the main source of his spiritual strength. Amen? Even sa natural eh, iisa lang naman ang pu-provide ng ating pangangailangan eh. Di ba ang ating tatay? At kapag ang ating tatay, kung ang ating tatay nagpu-provide ang lahat ng ating pangangailangan, siya ang source of strength po natin. Even sa pagbibigay ng mga aral sa atin, no? Even yung spiritual father po natin, siya ang nagbibigay sa pamamagitan ng aral na tinatanggap po natin sa kanya. Ha? Lumalakas po yung spiritual muscle po natin eh. Amen? Kaya sabi po rito, a true son knows that his father is the main source of his spiritual nourishment. Amen? Ulitin po natin sa 1 Corinthians 4:15, even though you have 10,000 guardians in Christ, no? You know that have many father, for in Christ Jesus, I became your father through the gospel. Amen? So, sino po yung nagtuturo sa Corinthian church upang lumakas sila spiritually? Walang iba kundi si Apostol Pablo. No? So, ganun din po tayo, mga kapatid. Wala pong ibang pagkukunan po natin ng lakas, nourishment, no, spiritual strength. Walang iba kung hindi ang ating spiritual father. Kaya naman ang ginagawang pagtuturo po sa atin ng ating spiritual father, hindi biro-biro. Amen? Kasi itinuturo niya bilang mga pastor, itinuturo niya sa atin, no, kung paano patatakbuhin ang isang iglesia. Amen? Kasi tandaan po natin, mga kapatid, kahit puspos ka ng kapangyarihan ng Diyos, kahit puspos ka ng Espiritu, no? Eh, minsan, ano eh, hindi naman direktang itinuturo sa atin kung paano patatakbuhin ang isang iglesia, kundi may ginagamit ang Diyos, no? Upang maayos nating mapatakbo yung iglesia na ipinagkatiwala po sa atin. At walang iba na magtuturo po sa atin, kundi yung ating spiritual father. Siya ang magbibigay lakas, kakayahan po sa atin, no? Upang magawa po natin yung mga tungkuling iniatang ng Diyos sa ating mga balikat. Amen? Tandaan po natin, hindi madali ang magpastor. Amen? Kung nag-iisa tayo, napapasanin po natin, no? Yung tungkulin na iniatang ng Diyos sa ating mga balikat, siguro isang araw manghihina ka eh. Kaya nga po, maraming mga pastor ngayon, ano na eh, nag-iiba na sila ng linya. No? Even though si Moises, makita po natin sa buhay ni Moises, sabi niya, Panginoon, no? Grabe yung iniatang mo sa aking mga balikat na trabaho. No? Even si Moises nagreklamo eh, bakit? No? Wala siyang katulong eh, bagamat meron siyang pero yung
talagang yung bigat ng dalahin, no, na iniatang ng Diyos sa kanyang mga balikat, minsan nakakapagreklamo din po siya. So mapalad po tayo ngayon, mga kapatid na pastor. Meron pa yung tao na kung saan na ginagamit ng Diyos, no, upang magawa po natin ng tama at ayon sa kalooban ng Diyos yung mga trabaho, mga tungkuling iniatang ng Diyos sa atin. Amen? Kaya sabi po rito, even though you have 10,000 guardians in Christ, no, you do not have many father for in Christ. No, Jesus, I become your father through the gospel. Amen? So, sabi nga, a true son knows that his father is the main source of his spiritual nourishment. Amen? Siya po ang nagpapalakas sa atin. No? Kasi, talaga naman kahit sabing direkta tayo sa Panginoon, no, minsan dumarating talaga yung panahon na panghihina. No? Panahon na kung saan para mang hindi mo kayang dalhin, no, yung burden, yung gawain na pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Mapalad po tayo eh, no, sa SCB family. No? Merong ginagamit ang Diyos sa katauhan po ni Pastor Wilbert, no, na nagtuturo sa atin ng mga tamang pamamaraan, ng mga tamang prinsipyo upang magawa po natin, no, ng may kaalwanan, may kaayusan ang gawain na pinagkatiwala po sa atin ng Diyos. Alam po ninyo, sa totoo lang, kung walang nagtuturo sa akin, siguro hindi na ako nagpapastor ngayon. Umiba na ako ng linya. Siguro, nagtatrabaho na lang ako. Pero dahil merong nagtuturo sa akin, nagpapalakas, no, nagbibigay ng mga mensahe na kung saan magpapatibay at magpapalakas ng aking pananampalataya at tutulong sa akin upang tumayo bilang pastor. Hanggang ngayon, narito pa rin po ako. Amen? Praise the Lord. Napakabuti po ng Diyos. Number 4, a true son imitate his spiritual father. Amen? So, mahalaga po na tayo bilang mga manggagawa, meron po tayong tinutularan. Meron po tayong model. Amen? At makita naman natin yung model po natin, yung ating spiritual father, no? Sa kasipagan, hallelujah, parang hindi siya napapagod. Kaya ang sabi po rito, sa 1 Corinthians 4:16, therefore, I urge you, imitate me. Amen? So ang ating spiritual father, may kakayahan siya, no, na sabihin ang mga bagay na ito. Bakit? Nakikita naman natin yung sipag niya, even sa pagtuturo sa atin. Hallelujah. So diyan ang pattern po natin. No, magiging pattern natin para magawa din po natin yung tungkuling iniatang ng Diyos sa ating mga balikat. Magiging pattern natin ito para gawin din po natin, no, sa ating mga, sa mga tao na pinangungunahan po natin. Sabi po sa 1 John 11:1, imitate me just as also imitate Christ. Amen. So, sa atin po, no, mahalaga na meron po tayong example. No? Ang sabi po sa NIV, follow my example as I follow the example of Christ. Hallelujah. So, napakagandang halimbawa ang pinapakita po sa atin ng spiritual father po natin. At siya rin dapat maging pattern ng ating buhay bilang paglilingkod sa ating Panginoon, bilang pastor. No? Kaya nga po tayo, nagiging masipag din eh. Diba? Tayo na mga nagmi-mission sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang bayan. No? Bakit? Kasi nakakahiya namang yung ating mentor eh. Mission ng mission tayo, walang ginagawa eh. No? Kaya tayo bilang mga mini-mentor ng ating spiritual father, dapat tayo rin ginagaya po natin kung anong ginagawa niya. Siya po yung pattern ng ating paglilingkod. Amen? Kaya sabi niya, sabi rito ni Apostol Pablo, therefore I urge you, imitate me. No?
Gayahin po natin, tularan po natin yung ginagawa, yung buhay ng ating spiritual father. At kapag ginawa po natin ito, kung ano ang nangyayari sa ating spiritual father, yun din po ang mangyayari sa atin. Amen? So nakikita po naman natin kung paano pinagpapala ng Diyos yung ating spiritual father. Grabe! Ang biyaya at papapala na bumubuo sa kanya. Bakit? Eh siyempre nakikita naman ng Diyos yung sipag niya. No? Kaya ang Diyos naman ay handang ibigay, i-reward, no? Yung kailangan niya para ma-sustain yung mga ginagawa niya. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Number 5. No? Characteristic of a true son. Number 5. A true son is secure in the love of his spiritual father. Paano po natin masisecure yung love of spiritual father po natin? Sabi po rito, basahin po natin. 1 Corinthians 4:17. Dahil dito, pinapunta ko rin si Timothy, Timoteo, ang aking minamahal at tapat na anak. So anong ibig sabihin dito? Para ma-secure po natin yung pag-ibig ng ating spiritual father, kailangan, no, sumunod po tayo sa ipinapagawa niya. Pag may pinapupuntahan sa atin, puntahan po natin. Amen? Sabi po rito, dahil dito pinapunta ko rin si Timothy, Timoteo, ang aking minamahal at tapat na anak sa Panginoon. Paalalahanan niya kayo tungkol sa mga prinsipyo ko sa buhay, sa pagsunod kay Kristo Jesus. No? Ang mga prinsipyo rin yan ang itinuturo ko sa bawat iglesia sa lahat ng dako. Amen? Bakit si Timothy ang ipinapadala niya? Kasi alam niya na siya ang kanyang magiging representative. No? Alam niya na sa pamamagitan ni Timothy, no, may paparating niya kung ano ang gusto niyang iparating. Kaya nga sabi rito, dahil dito, pinapunta ko riyan si Timoteo, ang aking minamahal na anak. Amen? So pinagdiinan dito ni Apostol Pablo na si Timoteo ay minamahal na anak, na minamahal niyang anak. Amen? Tingnan po natin ito. Ang sabi po sa John chapter 4 verse 15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga itinuturo. Para ma-secure po natin yung pag-ibig, no, ng Diyos, even yung pag-ibig ng ating spiritual father, ipakita po natin ang tamang pagsunod. Amen? No? Kasi sa tamang pagsunod, nagpapakita po tayo ng pagmamahal, una sa Diyos at sa ating spiritual father. Tingnan po natin ito, itong mga talinhagang ito. Lucas chapter 15, verse 25 to 31. Ito po yung kasaysayan ng prodigal son at ng kanyang kapatid. Amen? Sabi po rito, nasa bukid noon ang anak na panganay. Nang umuwi ito at malapit na sa bahay na narinig nito ang tugtugan at sayawan. Hinawag niya ang isang utusan at itinanong, bakit? Anong mayroon sa atin? Dumating po ang inyong kapatid. Sagot ng alila, ipinapatay po ng inyong ama ang pinatabang guya dahil ang inyong kapatid ay nakabalik ng buhay at walang sakit. Amen. Nagalit ang panganay. Kita niyo, sa halip na matuwa, no? Ang panganay nagalit. Bakit? Walang totoong pag-ibig sa puso. Amen. Sabi po rin, nagalit ang panganay at ayaw niyang pumasok sa bahay. Pinuntahan siya ng kanyang ama at pinakiusapan. Ngunit sumagot siya, no? Pinaglingkuran ko kayo. No? Tingnan niyo, ha? Pinaglingkuran ko kayo sa loob ng maraming taon. At kailanman hindi ko kayo siniway. Pinaglingkuran. Kaya lang, sa paglilingkod niya, walang love. Amen? No? Hallelujah. Ngunit minsan hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang maliit na kambing para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak ninyong ito,
na lumustay ng inyong kayamanan sa masamang babae, ipinagpatay pa ninyo siya ng pinatabang guya. Sumagot ang ama, anak, lagi kitang kapiling at ang lahat ng aking ari-arian ay sa iyo. So makikita po natin yung kamangmangan ng panganay na anak. So naglilingkod pala siya sa ama, no, na mali yung purpose ng kanyang puso. Amen? Hindi niya alam yung karapatan niya bilang anak. Amen? So tayo, no, ginagawa po natin ang paglilingkod, nagpagpapastor, hindi dahil umaasa po tayo sa biyaya at pagpapala. Bakit po natin ginagawa ito? Dahil sa pagmamahal sa ating Panginoon. Amen? Gaya po ng sinabi kanina, kung mahal ninyo ako, dapat sinusunod nyo ang aking mga utos. So, ang ginagawa po natin, paglilingkod o pagsunod, no, sa mga utos ng ating Diyos, ay pagpapakita ng pagmamahal, ng totoong pag-ibig, una sa Diyos at sa ating spiritual father. Amen? Kaya nga, ginagaya po natin yung mga prinsipyo na nilalakaran ng ating spiritual father bilang pagpapakita ng pag-ibig at pagmamahal, respeto sa kanya. Amen? No? Hindi dahil para mapagpala lang. Kasi kung ang motibo ng ating paglilingkod sa ating Panginoon ay pagpapala, tandaan po natin, isang araw, sisisihin natin ang Diyos na katulad ng ginawa ng panganay na anak na ito. Ang sabi dito, no? No? Pinaglingkuran ko kayo sa loob ng maraming taon. Ito po yung sakit ng mga karamihan, eh. No? Pag dumadating yung mga pagsubok, yung mga pangangailangan, sinisisi ang Diyos. Bakit? No? Panginoon, naglingkod ako sa iyo. Bakit hindi nangyayari at nagaganap yung pangako mo na magkakaroon kami ng maganda at maayos na pamumuhay? Amen? So dapat hindi po tayo ganun, mga kapatid. Dapat ang paglilingkod, ang motibo po ng paglilingkod po natin o pagsunod sa Diyos ay pagpapakita ng pag-ibig, respeto at paggalang sa ating Diyos at sa ating spiritual father. Pag ganun po ang paraan ng ating paglilingkod, hay, grabe. O kahit hindi po tayo humingi, ibibigay ng Diyos. Amen? Kaya lang, pag mali nga po ang motibo ng ating paglilingkod, darating yung araw, magre-reklamo po tayo. Amen? Eh dapat maging maganda at maayos yung motibo ng paglilingkod natin sa ating Diyos na buhay. Naglilingkod po tayo, hindi dahil sa biyaya at papapala, naglilingkod po tayo bilang pagpapakita ng pag-ibig at pagmamahal, respeto at paggalang, una sa Diyos at sa ating spiritual father. Amen? Pang-anim. A true son is a model of faithfulness, no, to the Lord and His spiritual father. Amen? So dapat sa atin bilang mga tunay na anak, no, nagpapakita po tayo ng katapatan una sa Diyos at sa ating spiritual father. Kaya sabi po rito, for this reason, I am sending you to Timothy, my son, I love, no, who is faithful in the Lord. Amen? He will remind you of my way in life in Christ Jesus, which agrees with what I teach everywhere and every churches. Amen. Hallelujah. So si Apostol Pablo o si Timothy hindi lang nagpapakita ng katapatan ng faithfulness sa Diyos. Amen. Ipinapakita rin niya yung katapatan niya sa kanyang spiritual father. Amen. Sabi po rito sa Hebreo 13:7, alalahanin ninyo ang mga dating namumuno sa inyo, ang mga nagpahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin ninyo kung paano sila namuhay at tularan ninyo ang kanilang pananampalataya, no, sa Diyos. Amen. No? Ibang sarin, tularan ninyo ang pananampalataya, no,
ng mga nagtuturo sa inyo, mga ng inyong spiritual father. Hallelujah. Kaya sa atin po, wala po tayong maidadahilan eh. Kasi talagang yung spiritual father po natin nagpapakita ng talagang kung paano sumunod sa sa Diyos at sa kanyang spiritual father. No? At dahil sa pagsunod niya sa kanyang spiritual father, tayo po, tayo rin po ngayon, nag-aayon ng biyaya at papapala. Amen? Napapalakas po tayo. Kaya dapat din po tayo magpakita ng katapatan, una sa Diyos, at sa ating spiritual father. Sabi po rito, a true son is a model of faithfulness to the Lord and to his spiritual father. Amen? So kapag nakita po ito ng ating mga miyembro, yung katapatan natin una sa Diyos at katapatan natin sa spiritual father, nakikita natin yung pagrespeto at pagsunod natin, nakikita ito ng ating mga miyembro, gagayahin din po nila tayo. Amen? Alam po ninyo, isang napakaganda na dapat mangyari sa ating iglesia, no? Yung mga tao na tinuturuan po natin, no? Ay nakikita natin yung tamang respeto, no? At katapatan sa atin. Amen? Kaya kapag wala po tayong spiritual father na sinusundan, no? Wala po tayong minomodel, wala rin mangyayari sa ating ano eh, maaaring sa biyaya na lang ng Panginoon eh. No? Kasi wala rin silang nakikitang pattern sa atin. Amen? No? Wala nakikitang ano eh, yung parang halimbawa ng pagsunod eh. No? Pagrespeto at paggalang na katapatan eh. Amen? Kaya tayo bilang SCB family, nakikita ng mga miyembro natin yung kung paano tayo sumusunod, rumerespeto. Kung paano natin sinusunod, iginagala yung ating spiritual father. At kapag ito'y nakita ng ating mga miyembro, gagayahin nila tayo. Amen? Kaya tayo mapalad. Meron tayong spiritual father na kung saan sa katauhan ni Pastor Wilbert na talaga namang, hallelujah, wala kang masasabi. Amen? Talagang pwede siya na maging pattern ng ating paglilingkod sa Panginoon. Walang kapaguran. No? Iisa pa ang kamay. Pero tayo, minsan, talagang dumarating yun panahon na para bang minsan tinatamad rin eh. Kaya lang, minsan talagang darating sa isipan mo na hindi ka dapat maging tamad kasi yung nagtuturo sa iyo, yung nang spiritual father natin, talagang grabe ang sipag. Talagang mai-encourage ka sa ginagawa ng ating spiritual father. Amen? Pampito, last, a true son represent the life and ministry of his spiritual father. Amen? Maliwanag po ba? A true son represent the life and ministry of his spiritual father. So tayo po bilang mga mananampalataya, tayo po representative ng ating Diyos, no? Sa mundong ito. Kaya kung ano ang nakikita natin, kung ano yung pinapagawa ng Diyos sa atin, dapat ginagawa po natin. Ganun din po sa spiritual father po natin. Amen? Tayong nagre-represent sa Kanya. No? Kaya nga po pag tayo nagmi-mission, pumupunta sa mga probinsya, hindi ang sarili po natin ang nare-represent po natin eh, kundi yung spiritual father po natin. At tandaan po natin, hindi rin natin mararating yung mga lugar na pinupuntahan po natin kundi sa pamamagitan ng ating spiritual father. Amen? Kasi kung walang nagsugo sa atin, wala rin, ano eh, wala rin power yung ginagawa natin eh, walang kabuluhan eh. So kailangan may nagsusugo sa atin. At yung nagsusugo sa atin, dapat ginagaya po natin yung kanyang ministry, even yung kanyang buhay. Amen? Life and ministry. No? A true son represent the life and ministry of his spiritual father. Kaya ganito po yung buhay ni Timothy.
Kaya siya lagi ang ipinapadala. Sabi po rito, ulitin po natin. 1 Corinthians 4:17, for this reason, I am sending you to you, Timothy, my son, whom I love. Hallelujah. Kasi po, inire-represent niya kung, ano, kung sino si Pablo. Yung buhay ni Pablo, ganun din ang buhay na ipinapakita ni Timothy. Even yung ministry ni Pablo, ganun din ang ministry ni Timothy. No, sabi po rito, who is faithful in the Lord. Kung gano'n siya katapat sa Panginoon, kung gano'n katapat si Pablo sa Panginoon, gano'n din katapat si Timothy. No? He will remind you, no? Of my way of life in Christ. Ipapaalala ni Timothy kung paano ko nabuhay, no? Para kay Kristo. Bakit? Alam po ninyo ang pagtuturo hindi lang sa labi eh. Kailangan nakikita po sa buhay po natin. Amen. At kapag yung itinuturo po natin ay nakikita sa buhay po natin, powerful. Amen. Naalala ko po si Ezra. Ezra chapter 7 verse 10. Tingnan po natin. Wala po dito sa ano ko eh. Ezra 7 verse 10. Ang sabi po rito, this was because Ezra had determined to study and obey the law of the Lord and to teach those decrees and regulation to the people of Israel. Amen. Ano po yung makikita po natin? Inaral niyang mabuti. No? Ang mga batas, katuwaan ng ating Diyos bago ipinamuhay. Amen. Inaral niyang mabuti, ipinamuhay, saka itinuro sa bansang Israel. Amen? So, ganoon din po ang dapat mangyari po sa atin bilang mga pastor, bilang mga manggagawa ng ubasan ng Panginoon. Sabi po rito, a true son represent the life and ministry of his spiritual father. Amen? Ang sabi po sa Hebreo 13:7, alalahanin ninyo ang mga dating namumuno sa inyo, ang mga nagpahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin ninyo kung paano sila namuhay. Tularan ninyo ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Amen? Kaya, praise the Lord, sa hapong ito, naniniwala po ako. Nakapag share po ako ng kaunting katuruan, no, at ang katuruan ito, kapupulutan po natin ng maraming aral, ng mga aral na kung saan magtuturo po sa atin kung paano tayo mabuhay bilang isang totoong Kristiyano o isang totoong anak. Amen? Praise the Lord. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Manalangin po tayo. Dakila at makapangyarihang Diyos, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sapagkat patuloy mo kaming pinapaalalahanan ng mga bagay na dapat naming gawin, Panginoon, upang magtagumpay po kami, Panginoon. Hallelujah. At magawa po namin ang mga tungkuling iniatang mo sa aming mga balikap. Panginoon, pagpalain mo ang bawat isa, ang buong SCB family at ang aming spiritual father na walang iba kundi si Pastor Wilbert. Patuloy mo siyang palakasin, patuloy mong bigyan siya ng mahaba pang buhay, Panginoon. At ibuhos mo, Panginoon, ang biyaya at pagpapala na kailangan niya, higit sa lahat, spiritual, hallelujah, na provision, Panginoon, upang patuloy na magawa niya ang mga tungkuling iniatang mo sa kanyang mga balikat. Ama, salamat. Ang biyaya at pagpapala ay patuloy na dumaloy sa bawat pamilya po namin. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen, 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 amen. Hallelujah.